naka-solar. So mag-welding tayo. At syempre, para sa safety gadgets uli, gagamit tayo ng ito pang Avengers. Ayan. Pang Avengers. Ang kagandahan nito, pagka ito yung may tinatawag na auto darkening characteristics. Pagka nag-spark na yung ating welding rod, mag-auto darken na. Then tuloy-tuloy na. Ito at tinutuloy natin ang pag-i-install ng ating DIY project, ang on-grid at saka off-grid. Inaayos ko ngayon yung grounding system. Nakikita nyo rito, dalawa ang surge protective device dahil dalawa ang strings or yung panel strings nito dahil nga dalawa din ang MPPT, dual MPPT ang ating ang Solis PB inverter. Okay. So, ito, hiniwalay natin ang surge protective device ground line, itong ground ng DC. Ito naman sa AC, itong surge protective device ng AC ay nakahiwalay din. Ayan, at ito ay naka-equipment ground na. Ito, so itong green na to, walang kaduda-duda, kulay green ay ground. Itong wire na to. Medyo matigas-tigas tong wire nito kasi number 8 yung wire nito. At ayusin ko muna mabuti ito, i-flex natin mabuti. Ayan, lalagyan naman natin ng konting design para maayos-ayos. Ayan, hindi nakalabas. So, ayan. Ang ating on-grid or grid-tie inverter with limiter. Inaayos na natin. Magkahiwalay ang grounding ng AC at saka DC. Okay, para malaman ninyo na talagang itong AC surge protective device ay gumagana or functioning na, makikita ninyo sa aking live tester natin. Pag umilaw, ibig sabihin merong kuryente. So, ito live to neutral sana ito eh. Line to neutral connection. Kaya lang, itong Meralco, parehas na mayroong kuryente yung parehas na linya. So, line to line ang kuryente nito. Ayan. So, titingnan nyo rito sa aking hawakan. Merong light dito. Pagka umilaw, ibig sabihin may kuryente. Ayan. O, ayan. Pumula yung ilaw. Tanggalin ko. Ito yung sa surge protective device. Ayan. Pag umilaw, ayan. Sa isang line. Sa pangalawang line, umilaw din. So, ibig sabihin, 110-110 ang kuryente nito. Ngayon, tingnan natin sa baba kung may kuryente na rito. Oops, hindi umilaw. So, ibig sabihin, okay, ang ating walang nag-leak na kuryente galing dito sa source protective device papunta doon sa ating linya ng ground palabas papunta sa panel at saka sa earth ground. Okay. Maganda ang init ng panahon. Ang gagawin natin ngayon ay itutuloy natin yung paggawa ng yung sinasabi natin DIY. Yung DIY project ko na on-grid at saka off-grid na solar power system. So, ito na sa background ko. Ayan, nakabilad lang yung panels. Ayan. So, iaakyat natin yan dyan sa iba. So, kakabitan ko ng C-Parlins at nang mailagay yung mga railings. Sama na yung mga railing kits, yung mga L-foot, yung end clamp, saka yung, of course, yung PB array. So, ayan, nasa likod yung PB array. At itong block na ito, yan, yung binili ko ito kay Benedict Cruz. Ayan, maganda ito, itong HDP na ito na kahit matamaan ng araw, hindi yan bibigay. Hindi basta-basta na magiging brittle. So, maganda yan. Ito. Lapit tayo. Ito. Makapal ito. Ang size nito, 3/4. Ayan. So, pwedeng ilagay sa ilalim. Ilalim ng
lupa. Ayan. Oh, mga ka-solar, sa ngayon, itutuloy natin ang paglalagay ng ating wires. Itong mga PV cable, itong kulay green na grounding, at saka yung maliit na green na ito ay para sa ilaw. Maglalagay din tayo ng para sa mga convenience outlet. Papadaan natin dito sa ground, sa ilalim, gamit yung HDP na yun, na UV. Ayan, maganda yun eh. Pang hindi flexible yung flexible na pagdadaanan ng wire sa loob. So, ito yung twin core natin na cable, PV cable. Ayan. 1, 2, 3, 4. Apat na PV cable ito. Itong kasi double MPPT kasi yung Solis solar inverter. At saka itong dalawang another 2 PV cable ay para sa SRNE na MPPT at saka 1 solar MPPT para sa charging naman. So medyo complicated yung ating setup, on grid at saka off grid. At tayo naman natin pagtsekaan, tuloy-tuloy lang. Ayan, sa taas ng bubong na yan, dyan natin ilalagay ang mga PV array natin or yung solar panels. Mamaya, tatanggalin ko yung cover na yan. Tapos, yung foundation niya, patitibayin natin. Cut muna natin. Depende sa size, siguro mga 6. Yan, tama-tama lang dun sa size din ng ang panel. Ang panel kasi gagamitin na for 50 watts. Liwalo na 450 watts. So, yung isang hanay niyan, pakaabot ng 6 lang. Tapos, dun na sa isang part doon sa likod na nakataas din, lalagyan natin yung ibang at dadagdagan pa later yung PV, yung mga panels na yun, PV array. So mga ka-solar, bago tayo magputol ng bakat para sa foundation itong paglalagyan ng PVA array sa bagong protector sa mata, kailangan nakalagay yan para hindi malagyan ng foreign object sa mata. Baka masakit. Ayan. Pagin na natin ang ating ginagawa. Ayan, tutunog, patutunogin natin. Mga ka-solar, eto at tapos na tayo magputol ng mga bakal. Ayan. Ayan, putol na yung mga bakal na yan. Yan ang gagamitin natin dito sa foundation para maging kumbaga parang buto, parang skeleton nitong ating foundation para tumibay. Saka natin lalagyan ng box na nakapaikot, then lalagyan ng semento, yung concrete mix. Ayan, so ito gagamitin natin na pag-welding. Ayan, maliit lang. MMA 250 amperes. Ayan. So mag-welding tayo. At syempre, para sa safety gadgets uli, gagamit tayo ng ito pang Avengers. Ayan. Pang Avengers. Ang kagandahan nito, pagka ito yung may tinatawag na auto darkening characteristics. Pagka nag-spark na yung ating welding rod, mag-auto darken na. Then, tuloy-tuloy na. So, yan. Tuloy-tuloy lang natin gawin. Pero isuot ko muna para makita kung ayos ba. Oh, ayos nga. Mag-auto darken nga. Ayun, oh. Galing. So, ayan. Ituloy-tuloy na natin ang ating paggawa ng paglalagyan natin ng PV array. Marami tayong ilalagay ng PV array. Shout out sa Solar Power Philippines. Ayan. Salamat sa libreng sombrero. Ayan. So, hindi natin alam kung matatapos natin itong buong maghapon. Medyo mainit ang panahon eh. Baka ma-heat stroke tayo. Ayan. So, itutuloy-tuloy lang natin.
So ito yung natin. Hindi ko makalita. So yan, kukulmahan natin dito yan. Oh, lagyan natin ng ano yan mamaya. Sisementuhan. Malaki. Ayan. Para maganda-ganda ang dating. Para matibay. Sementuhan natin mamaya. Okay, mainit-init lang eh. Mainit-init ang panahon. Yeah. Yan mga kasolar, mainit talaga ang panahon. So, mamaya na natin itutuloy ang paggawa dito. Ang gagawin saan natin ay itong garahe, papalitan natin ng bubong. Ang magiging bubong natin itong panel natin. Itong panel natin na 450 watts. 450 watts ito na solar panel. So yung PV array. So lalagay natin sa ibabaw. Kaya lang masyado mainit. Ayun nga, at ginagawa pa lang natin yung foundation. So masyadong tirik na yung araw. Anyway, nagagamit naman ngayon yung ano, naka-temporary, yung pinaglalagyan ng mga PV array na iba. So nagagamit naman natin ngayon sa grid tie inverter natin with limiter. So mga kasolar, mamaya ako na lang itutuloy at mainit talaga. Gagawa na lang ako ng iba doon sa loob, yung mga wiring connections. Yan na lang ang itutuloy ko muna dahil sobrang init. Okay, so ito ay siguro mga nasa 70% na completion na tayo ng ating solar power system installation, yung on-grid at saka off-grid. Kanina nga sa nauna ay sa unang part ng video ay ginagawa natin yung grounding system. So hindi natin matatapos ang grounding system hanggat hindi pa naayos yung mga panel, hindi pa nailalagay yung railing kits at saka hindi pa nahihigpitan na mabuti ang mga panels na to. Kasi may mga sleeves dito, ididikit yung ground natin. Tapos sa baba may grounding ng rod na mahaba, malalim din yun, so mga 3 meters ibabaon pa. So medyo marami-rami pa tayong gagawin, pero okay naman kasi kahit papano nagagamit na rin, nagagamit na yung mga inverters na off-grid tsaka nagagamit na rin yung on-grid inverters. So okay,
mamaya na muna. Solar.